Siguro, karamihan po sa inyo mga kababayan nakapanood sa live coverage ng mainstream pati ng mga vloggers sa pangatlong investigation po ng Senado. Yung Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senator Butas. Ay, Butas! Senator Bato, talaga naman niya Mr. Maravilla, si Senator Bato. Nagkabutas-butas, pati yung kanyang testigo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, pangat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hindi ko nasimulan mga kababayan, pasensya na kayo kasi siyempre busy rin tayo. Pero i-review ko po yung ano, yung recorded na live streaming ng Senado. O yan po, yung Committee on Public Order and Dangerous Drug hearing kanina, Senate of the Philippines. Anong nangyari po mga kababayan? Imbis madurog po yung ating Pangulong Bumbong Marcos, ang nadurog po si Morales, nadamay si Bato. Dahil po sa presentation ng PDEA, yung presentation po ni Attorney Del Valle ng PDEA, aros ayaw nang pakinggan po ni Senator Bato. Kasi lumalabas po, wala pong PDEA leaks, yung document. Pinaniniwalaan po ni Senator Bato na authentic dahil sa butas, nagkabutas-butas. Durog na durog mga kababayan. Lumalabas, gawa-gawa lang po ni ano. Kasi walang records talaga sa PDEA para nang sinisilaban si Senator Bato. Gusto nang tapusin yun. Lalo na nang ikrusiksami na mga kababayan ni ano, ni Senator Chis Escudero, hindi mapakali si Senator Bato. Kasi lumalabas po, naloko siya. Pero nag-insist pa rin si Senator Bato na hindi siya naloko ni Agent Morales. Pinaninindigan pa rin. Tutuwa niya yung ano, saan man na niya yung galing? Wala nga. So malamang gawa-gawa lang mga kababayan. Tama yung theory natin, yung paniwala natin, yung analysis natin. Ang source mga kababayan ng document, si Morales man lang. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balita niyan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink.
hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos na niya, Mr. Maravillas. Walang original copy na nasa PDEA. So, madaling sabi, walang PDEA leaks. Talaga niya, Mr. Maravillas. Sa buwatan, in aid of destabilization. Yan po, mga kababayan, hindi man in aid of legislation, in aid of destabilization lumalabas. Sabi nga po ng, ano, ng dating PDEA chief, STLA niya yan, si Morales. Ano niya, Mr. Maravillas, na STL? Storytelling liar. Yan po, sabi ng former PDEA chief, ex-agent Morales, known as STL daw, or storytelling liar. Si Jinggoy po, napikon. Kasi, binanatan ba naman ni Morales si Jinggoy na convicted ka niya sa bribery? Sabi dito sa report ng Inquirer, Morales hits Estrada's bribery conviction. Ako ay may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya mo, ay hindi kagaya po ng ating butihing senador na convict na po. Napikon po si Jinggoy kasi ginigisa niya si Morales kasi alatang alata po na nagsisinungaling. Yung informant po, hindi maalala kung ano yung pangalan. Sabi ni Jinggoy, huwag mong pakialaman ang kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Matindi mga kababayan. Yeah, sabi dyan po, a former head of the Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, faced a Senate hearing on Monday to testify about the credibility of its former agent Jonathan Morales. Former PDEA chief Dionisio Santiago was Senator Jinggoy Estrada's surprise witness in the ongoing Senate probe into the alleged leak PDEA pre-operational reports linking certain personalities to illegal drugs. Yan nga po na sabi document, leak document, na nandun yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong na senador pa lang noon at saka ni Maricel Soriano. So sabi dito sa report ng Inquirer, Morales supposedly signed the alleged PDEA reports on March 11, 2012. According to Santiago, he worked with Morales as PDEA's chief from 2006 to 2010. Morales joined the agency in 2009. Alam niyo, Mr. Chairman, ako ay Director General. Nandun sila. Doormat sila eh. Nandun siya sa baba. Investigador siya. Ang nagtataka ako, bakit hits all over? Bakit nandun ka? Nilalampasan mo lahat ng tao, he said. When Estrada asked about the integrity of Morales, nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. Walang chain of command na sinusundan. He's all over, sabi po ni General Santiago. Yung ano po ito, yung kapatid ni, ano, kapatid po ni dating si Senator Miriam Defensor Santiago. Eh yung credibility po ni Santiago, General Santiago, unquestioned po siya. Magaling na iniral at walang records ng corruption whatsoever. Santiago said, Morales criticizes leadership and even those who succeeded him at the PDEA after his stint in 2010. Eh lahat na niya kami may problema, siya lang ang tama. Lahat may problema. Si Morales lang yung laging tama, sabi ni General Santiago. Eh, magaling eh. Alam nyo, ang akala niya, magaling siya. Siya ang tama, kaya kami walang karapatan lahat. He said, alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan. Ang tawag ng mga kaibigan namin sa'yo, STL. Huwag mong kakalimutan, STL. Kilala ka nila personally, STL, professional, storytelling, liar. Yun pala, kala ko ng STL, small time lottery po ang ibig sabihin niyan, yung STL. Yung laro ng
PCSO. Yeah, Charity Sweepstakes Office. So sabi dyan, Estrada also believes Morales misrepresented himself to DPDEA, citing the latter's answers in his personal data sheet. Citing the latter's answers in his personal data sheet or PDS submitted to the agency. Ahilig talaga po, Mamiki. In the PDS, the senator said Morales denied having been charged or separated from the Philippine National Police. Ang sinagot niya, no, pero was dropped. He was dismissed from the service from the Philippine National Police, sabi po ni Jinggoy. The senator reminded Morales that his PDS was made under oath. Malinawan niya na nagsisinungaling ka sa PDS mo dahil dito maliwanag na sinabi mo na wala kang mga kaso, sabi mo no? Sabi po ng senador, may tanong dito sa PDS, have you been separated from the service? Sinabi mo no, pero dito natanggal ka sa serbisyo, meron kang mga kaso, you have misrepresented yourself, o di sinungaling ka? Yan mga kababayan, ang witness ni ano? Ni Bato, kaya nang i-cross-examine po ni Senator Chis at saka mag-present po si Atty. Del Valle yata yon ng PDEA. Aros gusto nang ano, ipatigil ni Senator Bato yung presentation po ng PDEA. Durog na durog po yung testimony ni Morales, pati yung kanyang belief na authentic yung document, durog na durog. Parang sinisiliban si Bato. Sabi ni Bato, naniniwala naman anya ako sa inyo na ito hindi galing sa inyo, pero dapat anya imbestigahin natin ito. Kasi makita mo anya, may butas. Ngingiti-ngiti po si Chis Escudero. Pinaliwanag niya yung sineroksa niya noong ako nasa college pa, College of Law. Ganun na niya talaga. Depende sa sineroksa sa copier, may malinaw, may medyo malabo. Yung pagka-photocopya niya, hindi po makita kung saan galing yung original copy noon. Yun ang pinanindigan po ni Senator Butas. Ay, Butas? Bato? Mamaya ipakita ko sa inyo po yung video mga kababayan ng Senado, recorded ano video ng Senate investigation. Nakakatuwa si Bato. But Morales, sabi rito, insisted he did not misrepresent himself to PDEA, saying he had complied with the agency's requirements. He explained that he was later asked to change his answers in the PDS because at the time he did not yet know the status of some of the required information. Yun ang kanyang palusot, mga kababayan. STL nga po, storytelling liar. Magaling magtay-tay ng kwento. Isabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang description kay Morales, jukebox, pag inulugan mo niya ng pera, kahit anong kanta, kakantay niya. Ayan po, mga kababayan, yung presentation ni Attorney Del Valle ng PDEA. Pakinggan po natin yung kanyang presentation. At dito po, ininterrupt ni Senator Bato yung presentation ni Attorney Del Valle kasi durog na durog yung kanyang paniwala. Na-leak documentan niya ito. Tostado, mga kababayan. Tostado si Bato, pati si Morales po, tostado rito. Thank you very much. Good afternoon, Mr. Chair, and to the honorable members of this committee and to all those who are present here, good afternoon. I would like to say thank you, Mr. Chair, for giving us this opportunity to discuss with you the result of the investigation that we have conducted to answer the following questions. Number one, whether these documents, the pre-documents, ay naging part or official document of PDEA. And the other question that I will be discussing is about who is the resource person that we have here
Mr. Jonathan Morales. All those questions that I have mentioned will be addressed in the presentation that I will be going to report. And I would like to inform this honorable committee that the report that I'm going to make is not my personal opinion. It's not my personal report because as mentioned by our Deputy Director General for Operation, this is the result of the investigation that the PDEA had conducted as yung aming Deputy Director General for Operation ay siya po yung head dito with the instruction of the Director General of PDEA. Okay, please, next slide. Yung report that I'm going to present, ito po yung final report that we have submitted to the Director General of PDEA dated April 14, 2024. Okay, in the next slide please. Take a look at the two documents na sinasabi nating alleged PDEA leaks. The pre-operation report and the authority to operate. If you are going to take a look at the two pictures there, makikita natin that those documents, number one, parehas po silang walang control number. Aside from these two documents na walang control number, yung documents pong ito were intentionally obliterated. And yung documents pong ito, most of the items therein ay remained unfilled. Again, this deprived the PDEA para malaman po magkaroon ng kung talagang totoo or hindi or nag-e-exist yung dokumentong ito. Kasi hindi namin mabe-verify. The investigation that we have conducted during the past 2 years. Kapag na-disapprove o kaya hindi na-submit yung papel na yan, magkakaroon ba ng control number? May interruption agad po si Bato. Ako si Morales. At inamin naman niya, pinirmahan niya. Ngayon, kung sinabihan ako na hindi i-disapprove yung operation na yan, magkakaroon ba yan ng control number? Hindi po. Oh, hindi. So, meaning, titignan mo nature ng papel. Tignan mo, kung sabihin mo, new file yan, that's an old file. Tignan mo yung color ng papel. Dito pa lang mga kababayan, taranta na si Bato. Pero ang tanong dyan, sino may hawak ng papel na yan? Okay, diba? That's what we are going to answer okay. For your honor in my next presentation. In some of this like... Settle din, hindi yan... Ayaw pabuloyin po si Atty. Del Valle. Obvious ka, magkakaroon ng control number. Yes po. Correct? Yes okay. Po. Please continue. But napakalinaw po during the series of questions na tinanong po yung ating resource person that he cannot even present any evidence that would prove that these two documents ay talagang nangyari o totoo. In this pre-operation report, makikita ko na... Na hindi totoo... Grabe interruption pa. Yan, sinabi mo na ako'y nauto ni Morales. Nauto nga? Kasi sinabi ko naman talaga, totoo. Makita mo na yung papel, oh. Discolored. Andyan yung papel na yan. Ang tanong lang kayo kung sino may hawak. Ha? Your Honor, ako'y naniniwala na may papel na ganyan talaga. Despite the fact na soft copy lang, magkakaroon ng soft copy kung wala yung papel na yan. Recording in diba? Progress. Very clear yung papel. Brown na nga, oh, sa kalumaan niya. O, tingnan mo. Defensive masyado si Bato po. Pwede ba yung third generate yan? Yung papel na yan? I-invituin mo yan? Pati yung butas doon sa panser? Inanindigan po yung butas? Just one. Physical piece of the papel. Although, Xerox lang yan. Pero yung original na papel yan, tingnan mo. Lumang papel talaga yan. Kaya nga, ako yung naniniwala sa inyo na wala talaga sa inyo. Most likely, ito ha, ito sa akin. Kung hindi man ito na lagay nyo. Defensive po si Bato. Ano ko ito? Kung hindi ito na lagay sa file niyo. Pwedeng ang gumawa nito ay siyang nagtago ng papel na ito. Posible. Ako, to be honest, I am not destroying you, Morales. Ako, isa rin yung sinaisip ko na pwedeng ikaw gumawa nito, hindi mo na-submit. Siya man talaga gumawa niya? Yung papel na yan. Si Morales? Sige lang, I am giving you the benefit of the doubt. Pero pag sinabi ninyo, ikaw, attorney, ninyo, ikaw, attorney, sabihin mo na never nag-exist yung papel na yan. Yan ay gawa-gawa lang.
Maniwala kaya ako sa'yo? Eh, yung nature ng papel, kahit na photocopy lang yan, ano, paano lalabas yung soft copy kung walang hard copy? Oh, anong sinisirox niya kung ano kinukopyahan kung wala yan? Kung hindi yan existing. Pwede naman po mga kababayan na si Morales gumawa muna ng document na original, pero siya yung gumawa. Tapos, binutasan niya para lumabas mga kababayan na final niya. Tapos, sinirox. Nang magkailang beses mga kababayan, para magmukha mga kababayan na siya, luma na. Kaya sabi ko nga mga kababayan, importante na expert opinion, isa ilalim po sa forensic examination, yung ano, papel, yung alleged document po na leak document, yun po ang solusyon. Eh, walang mag-suggest. Pero dito sa presentation na to, mga kababayan ni Attorney Del Valle, lumalabas, hindi talaga galing sa kanila. Wala sa kanila. So, hindi siya pidiya leak. Morales leak. Ituloy natin, mga kababayan, yung hearing. Yung papel na to, dokumentong to, nag-exist. Oh, nag-exist on nga. On the part of the Mr. Jonathan Morales. Kay Jonathan lang. Documents that I have been mentioning, never po itong naging part ng official documents. Well, naniwala ako sa inyo pag sinideclare nyo yan. Dahil talagang tinignan nyo sa recall nyo. Ah, natitinig na yung record nyo. Wala talaga yan. Yes, pero please do not impression to this committee na non-existent yung papel na yan. Ano nagkakaroon ng soft copy kung walang hard copy niyan? Existent yan, pero but you cannot determine the location of that paper. Yes, Your Honor. Am I correct? Okay, so dapat magkaintindihan tayo dyan. Yes, Your Honor. At tayo yung nagdududa kung sino nagtago ng papel na yan at sino nag-leak, di ba? Sino? Kaya yan tayo ng investigasyon. Magko-corner na kasi po. Okay, yes. Please, nasa buwatan. Mr. Chairman, if I may, if an agent prepares pumasok a piece of report, theoretically, and does not submit it, dahil nagdalawang isip siya, natakot siya, kung ano man ang motibo niya, o nabayaran siya, kung ano man ang motibo niya, he did not submit it, as you testified, wala sa records niyo. Is that document confidential? Is that document part of your official? My answer, Your Honor, it's no. It's not become, it did not become part of the official records of PIDEA. Maybe that documents ay naging official or personal file lamang po ng ating resource person. Hindi siya leaked document po. Ang isang resource hindi person, galing sa PIDEA. Tulad na sinabi ng ating chairman, nung siya, marami siyang mga informant, may mga ebidensya kang nakakalap, pag-alis sa departamento, pag-retire, dala-dala niya yun. Iuwi niya yun. Parang ako rin yan. Nung nag-congressman ako, nag-governor, unang term ko sa Senado, nung natapos, dala-dala ko rin lahat. Malay ko bang bawal yun? Sabi nga ni Senator Tolentino, wala namang batas na nagsasabing bawal yun. So hanggat hindi tinatanggap ng PIDEA, para magpasa kayo kung itutuloy nga ba yung operasyon o hindi, hindi pa opisyal na dokumento ng PIDEA yan. Ganun po ba interpretasyon yes, niyo? Yes po, Your Honor. So it may be a document prepared by a PIDEA agent, but not something that the PIDEA would, as of yet, because it has not yet been tested, the veracity, the validity, at hindi hinusgahan pa kung ito nga ay i-operate natin o hindi. Yes po, Your Honor. Ngayon, tudutuan ko po ah. Kung pinapanood niyo po yung mga hearing ni Senator Bato na number one yata to sa social media ngayon, ang aligasyon ni Ginoong Morales ay hindi sa pinayagan i-operate. Pinigilan siyang i-operate. Umakyat hanggang kay General dating Director Kakdak. Umakyat hanggang kay Gadapan. Umakyat hanggang kay ESSO. Ang dami ng pinuntahan. Kaya ang pinatawag pa rin siya sa Malacanang eh. Kung hindi bahagi ng record ng PIDEA, paano ito matatanggihan ng kahit sino sa PIDEA kung wala sa records? Okay, Your Honor. Actually po, ang nangyari dito kasi is hindi po sinunod ni Mr. Morales yung standard procedure of PIDEA. You see? Kasi pag may dumating na confidential informant, yung dapat gagawin niya after conducting interview,
That si Mr. Morales dapat kakausapin niya rin po. Irregular yung kanyang po? Immediate superior, which is director the division chief. Irregular yung time, ginawa ay si Director Francia. Gawa-gawa lang talaga niya. Sana kay Director Francia. Nasaan si Francia? Submit po siya ng Kabil? Ng Your Honor, Mr. Chairman, dininay niya po ang instruction po ni ano. Wait until I recognize you, ha. Kaya may chairman dito para ako magdala sa discussion. Tatanungin kita mamaya. You want to say something? No, he was about to say yes. After kanyang division chief, dapat malalaman din po ito ng kanyang director. And during that time, it's Director La Chica, yung Director of the Intelligence and Investigation Service. Nagtataka po kami kung bakit even yung kanyang division chief, si Director Francia, even yung kanyang director in the Intelligence and Investigation Service, si Director La Chica, hindi man lang na-inform. In fact, wala silang kaalam-alam you sa nangyaring see? Ito. Dumirekta daw siya kay Deputy Director General for Operation, si then Sir Gadapan. Hindi po yun yung normal procedure. In fact, the Deputy Director General for Operation, hindi na po kailangan yung approval niya. In preparing this particular documents, hindi po kailangan yung approval ng DDGO. Ang mangyayari po, dun lang sa level nila, dapat naayos dun. And after that, kung after validation, okay, so dapat dun pa lang sila kukuha. Magre-report sa Plans and Operation Service para po makakuha ng authority to operate and pre-operation report. So at yung binabanggit case, ninyong Deputy Director Gadapan, nagkataong pumanaw na. Yes po. Pero so far, yung mga buhay pa, hindi pinapatotoo. Yes po. Ang aligasyon. Yes po. So far, actually, Your Honor, sa presentation ko po, kasama po dyan yung affidavit of the 8 agents that during that time, they were assigned dun po sa Intelligence and Investigation Service. Now, kung sila sandali, po yung... Sandali ha. Andito mo lang si General Kakdak. Sir, this happened during your time? Di ba 2020 po? O si Gutierrez? No, Your Honor, it was still Yusek Gutierrez. Ah, Yusek Gutierrez pa, sir? Yes, sir, because I assume October, but my order is October 11. Okay. Thank you, sir. Thank you, Your Honor. Ang hirap po lang natin matanong dahil puro pumanaw na sa langit na. Thank you, sir. Thank you. If I please continue. Sa dalawang nakita natin na pre-operation reports in authority to operate, sabi ko po kanina maraming blanco. And then we have to take note of the fact na linagay niya po dyan na 7 other personnel of the IIS, Intelligence Investigation Service. Consistent po yan dun sa kanyang naging letter sa amin pong Director General of PIDEA dated April 7, 2024, na yung conduct niya ng interview doon sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. So ano pong ginawa ni PIDEA para po malaman kung totoo o hindi? Pinatawag po namin yung mga naka-assign during that time sa Intelligence and Investigation Service. Sino-sino yun? We have consulted the Director of the Human Resource Management Service of PIDEA and then kinausap namin sila, nangyari ba talaga to o hindi? Ang sabi po nila, wala po silang kaalam-alam, wala po silang natatandaan based on their personal recollection na may nangyari pong confidential informant na nag-report stating therein na yung subject po na nandito sa ating pre-operation report and the authority to operate ay naging po. Okay. Yung nga, na-discuss na natin ang previous hearing, no? Yung affidavit nila. Yes. Pero yung tinanong ko sila, were they present during the time na kinausap ni Morales yung confidential agent? Yung araw na yon, which was... Purely fabricated po. Sabi rin ng mga agent na yon is wala sabi daw sila. Sabi ng PIDEA. Yes po. Wala daw gawa, sila. Gawa-gawa lang ni so, Morales. Ang implication nitong affidavit niyo doon sa pag-disclaim sa claim ni Morales na wala pala kayo doon sa area noong panahon na yan. Kaya just to be fair, just give way to all these testimonies. Yes po. Oh. Pero sige, continue. Sa letter niya po kasi, Your Honor, binanggit niya po na yung kanyang pagkakausap dun sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. That's why ang ginawa ni PIDEA... Yung nga problema, hindi nga niya masabi kung sino yung mga tao yes na po. Yun. Morales, sino yung... Ayaw pa builoin ni Bato na mag-present po ng builo. Si Atty. Del Valle, grabing interruption para ma-confuse siguro yung mga nanonood.
Pag si, ano, pag si Morales yung nagsasalita po, pinapabuelo ni Bato. Pag ito na po, madidibang kasi po yung kanyang paniwala na yung document ay authentic dahil sa butas. Yan pa rin po, mga kababayan, kinainatnan, butas-butas si Morales. Pati siya, nadamay sa pagkabutas. Ibalik natin, mga kababayan, ibalik natin sa Senate investigation. Kasama mo doon? Your Honor, nandun po doon sa deposition. Nandun po kung sino-sino yung nandun present. Yeah, hindi mo bigay ang pangalan. Wala mo, hindi ka malala. Okay. Harap mo. Your Honor, napakatagal na po nung ano na yun, pagkuha ko ng statement. At yung istorya na yung 2012, Your Honor, nung kinunan ko yung confidential informant. Kaya yung pong sinasabi nila, no, na ganyan, ano, pinaharap nila yung mga dati kong kasama. Your Honor, naiintindihan ko po yung pinagdadaanan ng mga kasama ko. Wala naman ho silang pagpipilian. Kung pipiliin nila ako o nila, yung trabaho nila ngayon, Your Honor. Okay. Appealing to emotion siya. Your Honor, po yung mga nag-execute ng affidavit, we once again ask them regarding this. Kasi wala naman pong ibang sasabihin si Mr. Jonathan Morales na kasama niya kung hindi po yung mga naka-assign doon sa Intelligence and Investigation Service. And then, one thing, Your Honor, if I may continue, dito po sa ating pre-operation report, ang nakalagay po dyan na unit is Unit 4-C. Yun po yung address sa Rockwell, Unit 4-C. At kinonfirm po ito ni Mr. Morales during the first hearing. At ito po yung lumalabas sa social media for the past 2 months na nakikita po ng lahat, nakikita po yung address 4-C po ito. At ito po yung kinonfirm niya for several times. Inamin naman rin niya na clerical error yun. 46-C talaga yung unit ni Marcel Soriano, kasi nakalagay din doon sa ibang papel niya, 46-C, di ba? Yes po, sir. So, ano mangyayari naman yan sa atin yan, yung mga nagkakamali tayo sa ating mga papeles? Mas importante, na-confirm natin na mayroong 46-C sa Rockwell na pinagmamayari ni Marcel Soriano na inamin mismo ni Soriano when he testified before this committee. Diba? Your Honor, ang point lang po namin is sobrang magkaiba po yung Unit 4-C sa Unit 46-C. Yung nga, inamin kamali doon siya, kaya 46-C yun ang totoo. You see? Tinanong ko siya kung saan ang totoo, 4-C or 46-C. Kasi meron din siya papel dyan na 46-C. Nakita mo? May papel siya dyan na 46-C. So, kinupunta ko siya malayo saan yun, itong dalawa sa document, ang totoo. Napaka-importante yun, mga kababayan. So, please leave it at that. Thank you. Please continue. Please, next slide. Yung ating pong pre-operation report and authority to operate, they do not exist in the PIDEA Regional Office, National Capital Region, Records of Operational Coordination Reports. Makikita po natin dyan na yung March 10 and March 12, 2012, meron pong naging coordination. March 10, ang serial number po ay nagtatapos sa 22. Yung March 12 naman po ay nagtatapos sa 23. Indicating na wala pong other coordination nangyari in between the March 10 and March 12. Yung March 10 pong binabanggit dyan, hindi po yan yung tungkol dun sa pumuntang confidential informant kay Mr. Jonathan Morales. Gusto ko pong i-reiterate na eto pong papel na to magpapatunay na wala pong anumang na-report sa regional office ng National Capital Region pertaining dun po sa pumuntang confidential informant. At hindi po ito madadaya dahil serialized po yung control number. Magkasunod po yan, wala pong in-between na nangyari and wala pong other coordination. Katalagang ipaparating mo dun sa operation regional operation center kapag may magpunta sa iyo na informant? Ganun ba? Your Honor, lahat po ng coordination. It's not about coordination. This is about lapit ng tao sa iyo. Ikaw, may confidential informant ako. Pupunta ako sa iyo, sir. May information ako na ganito. I-report mo kagad dyan sa Regional Operations Center na may pumunta sa akin na informant? Is that the way it is? Hindi po diretso, Your Honor, after na po ma-process. After na ma-process. So, yes po.
Sige, continue. Thank you, Your Honor. Next slide, please. Durog na durog si Bato pa. These documents do not exist in the records of the National Operation Center of PIDEA. So katulad na nakita natin sa previous slide, the serial number dun sa March 10 and March 12, 2012 ay magkasunod. Yung isa nagtatapos po sa numbers 1-1 at yung kasunod po nagtatapos po sa numbers 1-2. Ibig sabihin... I get your point. The mere fact na wala siyang control number, wala talaga. No use discussing all these things. Yes. Kasi ang control number yun, paano natin ikumpara? Walang control number dahil na-disapprove, hindi natuloy yung operation, di ba? Yes, Your Honor. So, just to there's prove no choice, there's no use discussing this. To start with, yung kanyang, yung papel na pinapakalat sa social media, wala talagang control number. Yeah, I'm just presenting this, Your Honor, just to prove that these documents ay hindi po talaga naging official documents of PIDEA. Ay, hindi naman talaga. Naniwala ko sa inyo na hindi talaga. Thank you, Your Honor. Naniwala ko. No need of explaining it. Kayo sabi sa akin na madaling sabi, hindi official document dyan. Wala, document. Wala sa PIDEA. So kay yan? Morales lang. Gawa-gawa niya. Kaya anong hanap ninyo? Thank you, Your Honor. Pero, siguro naman, kayo lahat mag-agree sa akin na yung soft copy na yan, meron talaga yung papel na existing na hard copy na kinopya na Xerox. Ha? Everybody agree with me? Walang mag-agree. Your Honor, actually, kung makikita natin yung pre-operation reports at authority to operate na sobrang medyo malabo at maraming inyong natanggal, kahit sino po sigurong dating PIDEA employee or lalong-lalo na PIDEA agent po pwede pong gawin yan. You see? Madali lamang po yun, lalong-lalo na kung yung tao siyang pipeline. You mean to say... yung ganong kaluma na papel, pwedeng gawin ngayon? O existing? Anong klaruin natin? Pwede po kasi, Your Honor, that's because of paulit-ulit pong na... you see? Na pwede siyang gawin, paulit-ulit lang. Mr. Chairman, yes, para magmukhang luma. I did not attend the first hearing and did the entirety of the second hearing, but I know for a fact it's a photocopy. It's a picture of a photocopy is what we have. If what we have is a picture of a photocopy, paano po natin malalaman kung gaano kaluma nga yung papel na yon? Na may butas, oh, meaning nasa folder dati. Pero paano po natin malalaman kung brown na yung papel, kung luma na yung papel, if on hand, without Agent Morales presenting, former Agent Morales presenting the original, if it, how do we find out if it's, how did we find out that it is an old piece of paper? Paki-flash nga yung papel na yan. Paki-flash ulit yun, yung papel. Paki-flash. Especially referring to the color. Sige, Mr. yung color kanina. Sana yun. Ayan ba? Yan, tingnan nyo. Yung mga markings na yan, sa kalumaan na yan, at saka nabasa-basa na yan siguro. Mr. Chairman, I went to the College of Law. I would photocopy at least about 100 volumes of Scra. Depende ho dun sa Xerox eh. May Xerox na maganda. May Xerox, so yung mas murang Xerox, mas pangit eh. Yung mamisong Xerox nun, clear eh. Well, magkakaroon din ng kanya-kanyang opinion nito. Pero ako, nag-retire ako sa PNP. Kung tingnan mo yung mga second lieutenant pa ako na pile, ganyan na ganyan talaga tingnan ngayon eh. Eh, ganyan na ganyan talaga, yung mga color na yan. So, kaya nga sinabi ko, existing yung pile na yan. Kasi paano nga nagkakaroon ng soft copy kung hindi, walang kinupihan dyan? Yun lang sa akin. But when you say na non-existent sa pile na yan, wala talaga. Naniwala ako sa inyo. Pero, kung no, hindi, I bet may bayag. Totoo yan. Talagang niya inag-insist po si Bato, itataya na niya daw niya yung kanyang bayag. Madudurog yung bayag mo. Huwag mong itaya diyan kay Morales kasi STL yan si Morales. Storytelling liar. Labi ni General Santiago. Ituloy natin mga kababayan. Pero ang tanong, sino may hawak? Posible pa na si Morales may hawak niyan at siya ang nagpakalat niyan. To be frank about it,
isa yan sa mga pagdududa na iniisip ko, Jonathan Morales, na yes, Your pwedeng Honor, ikaw. Ang ano nga, Your Honor, Mr. Chairman, ano? Kaya lang ako na napunta rito as resource person dahil nga nung sumulat ako sa kanila, sinabi ko na wala akong kinalaman dyan sa nilabas ng vlogger kasi kinontak lang din sir ako ng kasama ko sa PIDEA. Kaya ko lang din alaman. Yung nga pa pinakita yung pangalan mo dyan. Dininay na niya si Marley ka. Signature mo. Sumulat ka ganyan sa PIDEA na dahil nga yes sir, Your Honor, dahil tanda ko naman talaga na ako talaga yung nag-imbestiga doon sa confidential informant. Alam nila yan sir, alam nila. Pinidinay lang nila ngayon. Anyway. Ano na ba to? Your Honor, next slide please. They do not exist in the PIDEA blotter book ng having plans and operation service from 2010 up to present. Lahat po ng anti-illegal drugs operations and coordination na ginagawa, aside from yung amin pong database, meron po kaming blotter book na dala po namin ngayon, yung hard copy. Nakalagay po doon from 2010 up to present. Lahat po ng coordination, lahat po ng anti-illegal drugs operations. So in this case, wala pong entry na nagsasabi regarding that confidential informant. Next, please. Next slide, please. Ito po yung certification that we have from the Plans and Operations Service stating therein na wala nga pong nakalagay doon na nagpumunta na confidential informant and wala pong nag-coordinate regarding that matter. Next slide, please. Dito po sa aming permits, nabanggit po ito dati, na although hindi po nakalagay sa aming permis, ito po ay hindi rin nakalagay. Before permis kasi meron kaming data monitoring system, yung Damon po. Hindi din po ito nakalagay doon. And then, the name hindi, Bongbong Mar... Hindi talaga malagay doon kung hindi sinubmit yan, hindi nilagay doon. Wala talaga. Hindi po makita doon kung yes, meron nagtago niya. Yes po. Meron nagtago niya. Yes. So, and the name Bongbong Marcos. Ma'am, marami ka pang aside from that. Kunti lang. Please wrap up dahil ako ang prayer ngayon. Nagmamadali na? Opening prayer daw siya. Ayaw niya nang sabihin ito against Bongbong Marcos na wala si Bonget. And the name Bongbong Marcos. Ayan. Alias Bonget does not appear yan in the National Drug Information System or Interagency Drug Information Database. Hence, he has never been included in the drug list or been subjected to any negation operation. Next, please. Remember, talking about the drug list dito, ha? Ang ating... Malinaw po, mga kababayan. Grabe interruption yan, no? Ayaw niyang... Pabuloyin yung pagsasalita ni Attorney Del Valle na sinasabi, mga kababayan, wala doon ang pangalan ni Bongget, Bongbong Marcos. O yan po, mga kababayan, sabi diyan, they also refuted that the name Bongbong Marcos Bongget mentioned in the pre-operations report dated March 11, 2012, which circulated in the YouTube blog of Maharlika, became a subject of their meeting for the purpose of conducting intelligence operation. You see? O sabi, in the joint affidavit dated April 14, 2024, 8 former co-employees of Mr. Morales at the Intelligence and Investigation Service debunked the latter's claim that there was no such confidential informant and information that a group of showbiz and political affluent personalities are using illegal drugs inside Unit 4, ASI, Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Ayan ang gustong i-interrupt, mga kababayan. Ini-interrupt ni ba to? Yung paliwanag mga presentation, hindi paliwanag kundi mismong presentation ni Attorney Del Valle ng PIDEA. Sabi ni, nagmamadali na si Bato po kasi opening prayer daw siya sa Senado, sa Senate session. Kasi po, durog na siya.
at saka yung kanyang witness na si Morales sa presentation pa lang po ng PIDEA ni Attorney Del Valle. Ipagpatuloy natin, mga kababayan. Yung report at saka yung... Nagmamadali siya? Yun ang pinag-usapan natin, hindi drug list. Kasi ako, kung tanungin mo rin ako, nag-GPNP ako, wala talaga ako nakita about that information. Ako mismo. Okay, tama. So, sinabi niya din, mga kababayan, kasi in-interview siya, January yata, February yun, this year, kung nakita ba niya yung pangalan ni President Bongbong Marcos. Kasi di ba, unang lumabas yung leaked document na sinasabi at naging viral po. Ito yung ano, yung controversy sa pulburon na akusasyon, mga kababayan, ni Maharlika, ni Marites Lika, na malamang ang alam na ninyo kung sino nang nasa likod ni Marites Lika, yung siging akusa na mayroon tayong presidenteng bangang adik. Sabi ni Bato, wala man nga niya kung ano. Hindi man siya sa lista. Hindi, wala ko anyang nakita. Yun ang minimension niya po dito. Yan ang sinasabi niya dito, mga kababayan. So, wala. Honestly speaking, wala ko nakita. Oh, kita ma? Pero hindi ko sinasabi rin na hindi siya pwede magiging subject sa information galing from somebody. Yun lang sa akin. Pero kung sabihin mo yung list na yan, wala ko nakita. Ako. Ayos eh. Wala sa drug list, mga kababayan, na sinasabi ni ng amo niya na si Digong na may nakita siya, dinakita sa kanya. Nasa what's the drug list yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di pa siya Pangulo noon. Inulit ngayon ni Bato na wala siyang nakita. You see? Sabi nga natin, mismong sa investigasyon ni Bato, dinurog niya yung sarili niya. O, di ba? O, di, diretso tayo. Replay nito. Thank you, Your Honor. Next is the affidavit, joint affidavit ng mga naka-assign in the Intelligence and Investigation Service during the March 2012. Okay? Stating in the affidavit po na wala sila based on their personal recollection, wala po silang nalaman ganong information. Next slide, please. Certification coming from the Human Resource Management Service of PIDEA na kung sino-sino po yung assigned na mga drug enforcement officers during that March 2012. Next, please. And ito po, yung pagkatao ng ating resource person. One of the topics that we discuss in the investigation that we have conducted. Mr. Honor, Chairman. Mr. Chairman. Yes, go ahead, Senator Lachis. Narinig na natin, akusado, maraming kaso, nagsinungaling noon. Meaning, it'll be submitted anyway. Since you will be doing the prayer, Mr. Chairman, yes. I'd like to take advantage of the presence of this witness. Yes. Tokayo, Attorney Francis, is a pre-operation report to operate that document? Is it a controlled document o form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PIDEA? That's not a controlled document. Yung pong... So form lang yun na matatagpuan sa opisina ng PIDEA. Yes. Dadabot ka ng isa kung may gagawin kang isasubmit kang pre-operation report o authority to operate. Tama po ba? Yes. Magiging controlled document lang yan pag nalagyan na ng numero. Yes po. So hanggat wala pang numero yan, hindi pa yan controlled document. Therefore, hindi pa yan official document. Therefore, hindi pa sa public document. Therefore, hindi pa sa kasama sa official records ng PIDEA. Yes po. Magiging official record lang yan, gaya na sinasabi ni Chairman De La Rosa, wala kayong kopya kasi hindi pa nga hindi pa din ko, hindi pa siya sinasubmit, edi hindi rin siya bahagi ng official records ng PIDEA. Yes. If it is not part of the official records of PIDEA, it is not the proper subject matter of a leak either yet. Kasi hindi pa naman bahagi ng official record ng PIDEA. Ngayon, posible, it's not a leak document. Ganyan talaga si Ginoong Morales. May informant man o wala, may nagbigay man ng affidavit o wala, may picture man o wala, posible yon. Pero hawak niya, file niya, nasa kanya, sa puntong yon, since you're an attorney, Attorney Francis, public document na ba siya o hindi pa?
O dahil sa officer agent ng PIDEA, may tuturing ng public document siya? No, Your Honor. My next question, sir, is kung ito'y pinanumpaan, affidavit eh, ba'y nagpapasumpa sa PIDEA noong mga panahong yon? Marami pong lawyers na naka-assign po sa Legal and Prosecution Service of PIDEA, sila po yung dapat na magpasumpa. Kung lawyer po yan at I presume pwede lamang sila magpasumpa kapag sila'y notaryo? Meron pong may notarial commission during that time. Yung walang notarial commission, meron po ba silang listahan ng mga pinapasumpa? Meron po, kasi yung iba doon, although they do not have the notarial commission, allowed po sila to administer yung mga documents po. Allowed sila to administer oath, pero nire-record ba nila yung sumusumpa sa harap nila? Yes. Kahit wala silang notarial commission? Meron po yung legal and prosecution agreement. Sino-sino po yung mga nagpa-administer doon sa office? Matanong ko po kayo sa dokumento ng PIDEA, kung binaligtanawan yung talaga at nag-research po kayo sa lahat ng dokumento, meron po bang nakasaad doon na may nanumpa noong araw ng Sabado patungkol po sa bagay na ito? At kung sakasakali, listahan ng mga notaryo o mga abogado, dahil may record po yan ang kanilang mga pinanumpaan 10 years ago, 15, 20 years ago, sinasubmit po yan sa husgado kada taon ng lahat ng notaryo. Wala po kaming nakitang records. In fact, I issued as Director of the Legal and Prosecution Service as yun na wala po kaming nakitang records na ganun. Wala. And if I may add po, Your Honor, hindi po ito kasi yung usual na once mayroon pong confidential informant na, for example, first time na pumunta, wala pong confidential informant na papayag na itatranscribe into sworn statement po yun. Kasi in the sworn state, kung magiging affidavit po ito, ilalagay niya yung pangalan doon and then sasamahan niya po si Ginoong Morales sa Legal and Prosecution Service. Wala pong confidential informant na papayag sa ganun. So sa kasong ito, kung may affidavit man, personal niya yun, kung sang notaryo man yun, kung may pre-operation o authority to operate man, hindi pa niya sinusumite kung sakasakali. Para tumugma nga yung sinasabi ng chairman na posibleng may ganun dokumento na ganun nakakatagal, pero hindi dumapo, hindi nakaabot, hindi nakarating sa talaan, sa record, sa dokumento na nasa pangahawak ng PIDEA para maging official document ito. Yes po. Although binanggit po ni Mr. Morales during the first hearing na yung affidavit pinanotaryahan nyo or nag-subscribe dun sa Legal and Prosecution Unit of PIDEA. Walang record nga doon. Wala pong record. Na may sumumpa doon sa petsang yon. Wala po. Hindi, PIDEA leak. Huling katanungan ng Ginoong Chairman. Itong pre-operation gawa niya, fabricated. To operate. Kapag tagyan na ng control number, dadana po yan sa proseso at kailangan ng pagpasahan ng mga opisyal. Tutuloy ba to? Wag itutuloy to? Etc. etc. Tama po ba yan? Tama po. So ito'y kumbaga application lamang ito. Opo. Pag sinumite, doon palang gugulong yung bola, ika nga. Opo. Hanggat hindi sinusumite, hindi gugulong ang bola. Opo. Tama. At walang kailangan pagpasahan sino man sa hierarchy ng PIDEA. Tama. Mula sa kanyang immediate hanggang sa pinakamataas na opisyal ng PIDEA. Tama po. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Attorney, for that clarification. Thank you, Senator Chis. Hayawan na. Ganito na lang. Meron pa tayong isang hearing. Sana makarating si yung hindi pa nakarating dito. Afterwards, tapusin na natin. Tapos na ito. Mr. Chairman, yes. On that point, before we adjourn, tapusin mo na kasi. I'd like to raise an issue now or probably on the floor later because I heard the chairman earlier that we would have wound up this hearing lang if Secretary Ochoa had attended. But my problem, Mr. Chairman, is Maharlika, the number one antagonist, protagonist, character, whatever you call it, has no plans of attending. She has said so herself, Mr. Chairman. So, do we wait to and keep this hearing open? In regard to the other names mentioned, I brought this up in the last hearing, Mr. Chairman. For example, Mr. Morales mentioned President Duterte that he knows. Yun ang claim niya. And I raised the issue na hanggang saan tayo magpapatawag sa pangalang binabanggit ni Ginoong Morales. Binanggit niya si Ms. Maricel Soriano, inimbitahan natin. Binanggit si Ginoong, si General Cacdac, inimbitahan natin. Si General Serapio, inimbitahan natin.
Gaya ng sinasabi ko, Mr. Sherman, at some point in time, we have to rein in kung hanggang saan lang. Kaya nang sabi nating Senate President earlier. And that is the reason, Mr. Chairman, why I think I've been in the Senate for quite some time. The reason why a motu proprio is usually done, usually isa. And by tradition in the Senate, I'll mention this on the floor later. By tradition in the Senate, a motu proprio hearing is conducted during recess. Kasi wala pong session, may nangyari. May nangyari, kailangan mag-hearing. Or hindi pa nare-refer. Na-file na yung resolution, hindi pa nare-refer, kaya kailangan mag-hearing. But in the past, a resolution was forthwith filed para in direction, si Robin direction pa. Maliwanag. Hindi yung depende sa late nang dumating si Robin Padilla. Mapulay po ang buhay ni Ginoong Morales. Marami po siyang karanasan at marami po siyang nakasalamuhang mga tao. At hindi ako magugulat na totoong nakasalamuhan niya. Yung mga kilala at mga batikang mga pangalan sa ating kasaysayan. Pero mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay papatawag at magdedepende ang pagpapatuloy, di pagpapatuloy ng hearing sa pagdalo ng mga pangalang binabanggit niya. Lalo na na wala naman po siyang personal knowledge, meaning hindi po niya personal na nakasalamuha. Derog kay Cisco Dero po? Yung mga di umanong bagay na sinabi, kabilang na yung personal na away ni Ginoong Santiago at ni Ginoong Enriquez. Kung ano man po namamagitan sa kanila, ay nasa kanila na ho yun, ayoko na hong pakialaman yun. Kung ano man po ang sama na loob ni General Santiago kanina kay Ginoong Enriquez na tila meron, eh nasa sa kanila na ho yun. Pero lumalabas pa rin po dito at obligado tayong pakinggan at pagbigyan. So at the proper time, Mr. Chairman, I hope we can discuss together with other members of the committee, as the good Senate President has pointed out, because nothing, let me clarify, nothing prevents a hearing to be conducted based on a resolution specifically finding out sino nga ba ang mga adik, totoo ba yung sinasabi dun sa dokumento na sinasabi ni Ginoong Morales, etc., etc. Nothing prevents that from being done. Pwede po yan gawin mamaya o bukas, may pwede mag-privilege speech at yun po yung basihan ng pagdinig. Pero, base sa privilege speech, base sa resolusyon, yun po ang magiging limitasyon ng pagdinig. Dahil sa totoo lang, naiintindihan ko ating chairman dahil interesado naman ako mapakinggan din. May opening eh, sa lahat ng sinasabi ng ating mga testigo. Subalit, mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay... So yun na po, naputol yung coverage ng ano, Senado. Talagang purposely po. Siguro kinat na kasi may session pa sila. At siguro yung importante doon na decision kung ipagpapatuloy pa ba o close na po ito. Kasi wala man pong napatunayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na siya nasa lista talaga. At yung document na sinasabi ni Morales, authentic, other than sa paniwala ni Senator Butas, ay Butas. Ni Senator Bato, na dahil lang sa Butas. Nagkabutas-butas tuloy, mga kababayan, yung testimony ni ni Morales. At imbes, mga kababayan, masiraan si President Bongbong, lalo silang nasira, damay si Bato. Yun ang nangyari po, mga kababayan. Anyway, tingnan natin kung may susunod pa na Senate investigation. O madala na si Bato, wag na niya, nadamay niya tuloy ako. Ano ba? Nasira yung reputasyon ni Bato. Lumalabas, mga kababayan, nagpaloko siya. Kung hindi siya kasabwat. Ano ba? Sa in aid of in aid of legislation daw. Pero nagdudo na nga po si Senate, no? President Mig Subiri na in aid of persecution. So yun man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bala na po kayo. Bye-bye po. God bless.